mga kalablab. Again, welcome to my YouTube channel! Okay, for today's video, ang gagawin ko po ay ipapakita ko ang camera na nabili ko at bibigyan ko kayo ng maikling review sa camera na nabili ko. At bibigyan ko kayo ng mga tips kung saan kayo pwedeng makabili ng mga murang camera. Tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo at magkaroon kayo ng ideya kung saan kayo makakabili. Kasi nga, di ba, kapag bago ka palang na vlogger, wala ka pang budget. So, kailangan mong makabili ng camera na mga murang halaga lang. So, ngayon, umpisahan na natin. Okay, ngayon ipapakita ko ang camera na nabili ko sa halagang 8,500. Yes, mura na siya at wala siyang issue. So ngayon, papakita ko na. Ta-da! Canon camera. Canon PowerShot G12 ang camera na nabili ko. Bakit ko ito nagustuhan? Old model na ito. Bakit ko siya nagustuhan? Kasi flip screen siya. So, yan. Flip screen siya. Pwede mo rin iharap kapag nagbablog ka. Pwede mo rin. Ganyan. Kaya ko nagustuhan ito. At yan, ipapakita ko ngayon kung paano ko siya ginagamit. Pwede na pang vlog. So, mamaya iswitch ko ang camera at ito ang gagamitin ko. Ito pala ay 10 megapixel. At maganda siya kasi flip screen. Maganda rin yung quality ng video. Napakalinaw talaga. So, ang ganda na nitong gamitin pang vlog. Kasi, nagkaroon ako ng ideya nito sa YouTube din. May nakita akong review. Mura lang niyang nabili. Mga 5,500 siguro. Pero mayroong issue. Ito naman walang issue. Kaya nagustuhan ko ito. Meron akong camera noon na G12. Binenta ko ito. Kasi minsan pag i-flip mo yung screen, hindi siya ganito. Minsan kapag nag-flip yung screen, hindi siya na agad-agad na didetect ang kanyang sensor. So, pero maganda pa yung quality nun. Yun lang yung problema. Pero, minsan lang naman siya hindi na didetect yung sensor. At, parang, ang pangit kasi na kapag cellphone yung gagamitin mong pag-video, kaya bumili ulit ako ng Canon PowerShot G12. So, ito rin yung model na binili ko. At naswertihan naman ako na walang issue. Sige, bigyan ko kayo ng montage para makita ang camera na ito. Let's go! Damn! Kita niya, nyo na ang camera na nabili ko at switch na natin ang camera na gagamitin ko ngayon. Kasi ang camera na gamit ko ay Oppo F9 at switch natin ito sa Canon PowerShot G12. So, makikita nyo kung ano ang pagkakaiba ng camera. Let's go!
Hey, what's up? So ngayon, ang gamit ko na camera ay ang Canon PowerShot G12. So makikita nyo ang difference ng Oppo F9 at ang camera na nabili ko sa murang halaga. So ngayon, sasabihin ko na sa inyo ang mga tips at kung paano at kung saan kayo makakabili ng murang camera na pang-vlog. So first, sa Facebook. Sa Facebook, sa mga FB group page. Kasi merong mga group sa Facebook na nagbebenta ng mga murang camera. Merong brand new, meron din kadalasan mga second hand. Pero kahit second hand, ang gaganda pa ng quality niya. Minsan may issue, yung may issue naman, mas murang binibenta nila. Meron din namang walang issue, mura din na binibenta nila. So, ilalagay ko dito yung mga FB group page na pwede niyong puntahan para makahanap kayo ng camera. At second, ang carousel. Marami talaga akong nakikita mga murang camera na second hand sa carousel. Mag-search lang kayo kung anong gusto nyo na model ng camera at makikita nyo na doon yung mga offer, iba't ibang price, iba't ibang kung may issue, iba't ibang meron namang walang issue. Basta i-search nyo lang yung gusto nyong model. At paano mo malalaman kung anong gusto mong model? Pwede kang mag-search sa YouTube ng mga review ng camera sa pang-vlog. Kung anong gusto mo. Depende naman ito sa budget mo. Next naman sa OXL. Hindi ako nakahanap doon, pero meron ding mga nagbebenta na murang halaga sa OXL. So, yun na nga guys, sana nakatulong ako kahit papano na makahanap kayo ng camera na mura kasi nga bagong vlogger ka pala. So, yun lang guys. Gagamitin ko itong video para i-video test dito sa amin bahay. So, let's go.